guys, oh, nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video, guys. So, nandito tayo ngayon, syempre sa Taurus Bike Shop, dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan. So, guys, nga pala, shoutout muna kay Kuya Eric EMP. Ayan, kasama ko siya kanina dito sa Bukawi. Kaya lang, umuwi na siya dahil medyo hapon na. From Muntinlupa pa siya, malayo-layo din yung kanyang lalakbayan. Ayan. Salut sa'yo, Kuya Eric EMP. Ingat sa biyahe. Ayan, oh. So, guys, magbabike check tayo ngayon ng... nakalimutan ko na. A few moments later. Ayan guys, naalala ko. Magbabike check tayo ng San Pedro. Ayan, so mainit-init pa, kadarating lang noon. So hintayin lang natin na ayan, magkaroon tayo ng pwesto. Daming tao, guys, oh. Nakita niyo ba, yung mga mekaniko ng Taurus, oh. Oh, mag-a-align sila, ayan. So guys, pa-support ng aking YouTube channel. So guys, please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget na pambili ng GoPro. Ayan, syempre, mas gaganda ang video quality ng ating pagbabike check. Syempre, kapag tayo ay nakagamit na ng GoPro. Ayan. So guys, wala nang intro-intro. Hindi naman tayo sanay gumawa nyo. So sa mga sanay, guys, paki-message na lang ako. Baka alaman. Ayan, o, diba? So wala na tayong intro ito. Diretso tayo sa bike check ng San Pedro 2021. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. So yan guys, yan na yating bike check. Kapakaganda na San Pedro 2021. So sisimulan natin ang bike check. Siyempre sa kanyang frame. So kung makikita mo guys, glossy. Ayan o, kung nakikita mo yung sarili ko, nagre-reflect. Hello ka dyan muna, hello. Ayan o. So tingnan mo na. Simulan natin dito sa kanyang head tube. So guys, tingnan mo kung head tapered or straight. So palagay ko straight to guys. Straight ang ating head tube. Meron lang ditong medyo pa curve dito. Ayan. So nagmukha lang siyang tapered dahil dito, pero sa palagay ko, straight 'to. Then may logo dito ng San Pedro na letter S, oh, ayan, oh. Pag kinapa mo 'to, para siyang sticker, decals. Pero palagay ko pintura 'to. Ayan, medyo kapal niya, kapal ng pagkakapintura. At naka-integrated ball bearing tayo. Ayan, kung nakikita mo, kung hindi ako nagkakamali, sealed bearing na rin yan. At smooth welding, oh. Kita mo naman, para kang humimas ng hita. Di ba, sarap humimas, oh. Makinis. Makinis pa sa mukha ko yan. Sana all makinis. Na internal cable tayo. So, dalawa rito. Tapos, sa kabila, wala. So bakante yan. Bakante. Kasi naka 1x lang yung ating crank, oh. Yung kita papaan natin, no. Oh. Ayan. Ayan, oh, naka-internal cabling tayo. At dito sa top tube, may makikita ka diyan logo na S. So San Pedro. Tapos dito, meron dito ang ano na ko to. Rule. Ayan, San Pedro rule. Pintura to, guys. Ang ganda ng pagkaka-decals dito, oh. Glossy silver. Na parang may rainbow effect. Tapos dito yung pula. So yung pinaka black niyan, yun yung pinaka base color. Tapos itong silver saka yung red. So yan yung decals, na parang decals pero pintura yan. Tapos may lining dito, padire-diretso dyan hanggang dito, ayan. Ayan. So pag inapa mo ito, para din yung decals. At dito, ito hindi ko pa rin alam hanggang sa ngayon. May tawag sila dito, guys, nakalimutan ko na. Matagal ko na kasi napanood yun at nabasa. May tawag sila dito sa design na to. Ayan, so parang pa-triangle. So imbis na pupunta dito yung top tube, imbis na dito, ibinaba rito. At nilagyan ng support dito na triangle. At smooth welding na rin yan, no? Oh. Kita mo, guys, oh. Oh, di ba? At dito, sa kanyang seat stay, medyo lumapit din siya kay top tube. So hindi siya ganun magkagalit. Kumbaga may mutual ano lang yan. Medyo nagkatampuhan lang yan. Nagkalayo lang yan ng konti. At dito meron siyang bridge.
So sa gusto maglagay ng tapalodo, pwede ka dyan maglagay, ano, tutornilyo mo lang yan. At walang masyadong design, may makikita lang dyan na 27.5 rule. So yun lang, napakasimple ng design dito sa seat stay. Pagdating sa chain stay, ayan, may makikita ka dito. Ay, nakikita ko na naman yung design na to. Ayan, so ilang beses ko na nakikita yung design na ganito na ang tawag dito, drop out. Ayan, dito yung kanyang dugtungan, saka dito. Sa chain stay niya, may pula lang. May pula lang na decals dito. At sexy. So pag tinignan mo to sa taas, ayan, oh, may pa-curve dito. Ayan, sexy, oh, wiwit. Di ba? Mayroon ditong wiwit. Tapos may bridge. Ayun yung stopper, guys. So sa mga gusto maglagay ng FD, so dito ka maglalagay ng stopper. So dito naman sa kanyang seat tube. Ayan, so may makikita tayo dito ang MTB series Optimized Control Technology Top Aluminum Alloy Products. Kung hindi ako nagkakamali, 6061 alloy itong ating frame. Ayan, oh. Sinukat ko, guys, ang ating seat tube. So mula rito hanggang dun, so 17 inches yung ating seat tube. So sa malamang sa lamang, medium ang ating frame. Dito sa kanyang down tube, syempre meron ka makikita dyan na lalagyanan ng inuminan. Malamig na beer. Ayan. So wala kang malalagay dito, wala kang lalagyanan ng pulutan. So beer lang. So sa mga makakasalubong ko dyan, tagay-tagay na lang tayo. Ano? Ayan. At dito meron ka makikita ang tatak na sun speed. Ayan. Munti ka nang masabing Saturn. Sun speed yan. Ganun pa rin. Parang decals pa rin yan pag kinapa mo. Tapos, pa-square ang ating down tube. Flat dito, flat. Yan. So, four-sided yung ating down tube. So, ang ganda. So, wala man lang, walang masyadong naka-design sa ilalim. Saka dito sa ibabaw. Ayan, no? So, tingnan natin kung saan dumaan ang mga kable dito sa frame. So, ayun. Andito dumaan, no? Dalawa. Ito yung preno. At ito yung RD. So, dyan lumabas. Tapos, dito pumasok. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang fork. Or suspension fork. Ang suspension fork natin ay air fork na. So, ito yung valve cover. So, dito mo hahanginan yan. So, huwag kayong gagamit ng panghangin ng gulong. Mayroon talagang panghangin dito. At syempre, mayroon tayo ditong manual lockout. Ayan, oh. So, adjustable yan. Yung gusto mong tigas na bounce. Ayan, oh. At alloy ang kanyang crown. Ayan, alloy to. Tapos, alloy ang arc. Pati lower alloy na rin yan. Ang travel ng kanyang stanchion, guys, 100mm. Ang travel niyan, mahaba-haba na rin yan. Pwede na rin yan pang light trail. Ayan. At dito, syempre, may makikita kang ano to? Air. Exclusive. Used by Sunfeed. So ano to, pintura. Akala ko nung una, sticker siya. Pero pintura to, guys. Ayan, oh. Ay, hindi. Ba't parang may natatanggal? Ayan, oh, guys, oh, natatanggal siya. Nakikita nyo, nababakbak. Ayan. So palagay ko natatanggal to. Ayan, may natanggal, oh. Oh, tingnan mo, ah. Tingnan mo, guys, ah. Ayan, oh, kita mo. Natanggal. Ayan. Biglang ganun, ano. Ayan, parang nagbalat yung ating fork, oh, yung decals ng ating fork. Oh, nandito na rin tayo. Ang rotor niya, guys, 160mm. Ayan, tingnan natin kung may tatak. So, walang tatak. Lagyan natin ng tatak, buhin niya. Ayan, oh. Ang kanyang caliper. Ang caliper niya ay gawa ni Shimano na naka-post mount. Ayan, ganda, naka-post mount na. Tapos Shimano pa. Palagay ko, MT-200 to, guys. MT-200, yan. At kanyang hubs. Tingnan natin ang hubs. Kung may tatak. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayun, wala. Ayan, walang tatak ang ating hubs. Alloy to, alloy. Alloy na, yan, walang tatak. Tatakbuhin yan. At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy na hubs. Alloy na hubs, ano? 32 holes ang ating hubs na alloy. At palagay ko sa palagay, stainless ang ating spokes. At ang ating double wall alloy na rim ay gawa ni Sunfeed. Ayan, meron tayong ako makikita dito na sticker na Sunfeed dyan, Sunfeed.
Yeah, no? Ako hindi ako nagkakamali. Siguro ano to? 30 mm ang ating double wall alloy na rim. At ang gulong natin ay CST. Ano to? Ceratus? Ayan, CST Ceratus. So ngayon lang tayo nakakita na mayroon palang Ceratus na gulong. Na ang sukat ay 27.5 by 2.10. Ayan, no? At dun tayo sa kabila. Tingnan natin yung halves. Ayun, no halves. Wala pa rin din. Wala rin pa rin tatak yung halves. At bilangin natin ang tasbo-tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating alloy na halves na walang tatak. Tatakbuhin yan. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Nagawa ni Sanpid. Ayan, may Sanpid dito. At ang gulong ay CST Ceratus na ang size ay nawala. Nagtago sa akin. Ang size ay 27.5 by 2.10. Ayan, oh, ganda, di ba? Oh, di ba, di ba, di ba? At dito tayo, may nakita ako, guys. Ayun, nandito yung size. Ayan, kung nakikita nyo, nandito pala yung size, oh. 17. O, tama yung sukat ko. Sitio. 432 mm. Feet 4. 160 to 175 cm na tao. O, so kung height mo ay 160 to 175 cm, tamang-tama sa iyo tong bike na to. Ayan, no. Meron dito pala. Hanap ako ng hanap dito. Wala pala, 'di ba? Oh. Kaya 'wag mo hanapin ang isang bagay, lalapit at lalapit sa iyo 'yan, oh, 'di ba? Ayan, no. Oh, dito tayo ngayon sa kanyang seat clamp, guys. Ang seat clamp niya may mata. Ayan, may mata, oh. Gawa sa alloy ang ating seat clamp. At ang ating seat post ay gawa din sa alloy na gawa naman ni Sanpid. Sanpid. Ayan, nakita niya Sanpid na 31.6 by 350 mm. Ayan, ayun. 31.6 by 350 mm ang ating seat post na gawa ni Sanpid na made of alloy. At ang ating pedal, alloy din. Kung ako nagkakamali, malapad. Malapad yung alloy, pedal natin na gawa sa alloy. Ball bearing. Ayan. At ito guys, ang ganda ng ano nyo, lock nyo. So may dalawang tornilyo dito. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ayan, dalawa, oh. At ang kanyang upuan, ayun, oh. Kita nyo, may pa-curve. Ayan, may pa-curve dito, oh. Matigas ng konti ang ating foam na makapal ng konti. Ayan, oh. Tapos sa ibabaw, mahaba. Ayan, mahaba, then mataba. Ayan, no? Mahaba, saka mataba, then matulis to. May hiwa dito. So, dyan dadaan yung utot mo. At kited yung ano, yung pisngi ng upuan. Kited, oh. O, diba? At dito tayo ngayon, sa handlebar. Ang handlebar niya, ayan, kung makikita mo, naka Shimano na lever. So, Shimano ang hydraulics natin. Palagay ko, MT-200 to. Tapos, Altus na shifter na tingnan natin. Ayun, 9-speed. Ayun, Altus na 9-speed. Sa kabila, lever lang ang makikita mo na Shimano MT-200. Wala kang makikita dyan kasi naka-1-by. Kaya wag na mag-hanap ng iba. Ayan, no? So, kukuha ko ng magnet para ma-check natin tong handlebar. Ayan, check natin. Magic na yun, magic, magic. Tingnan natin kung didikit. Yun, so hindi siya dumikit. Ibig sabihin, alloy yan, alloy. Ayan, no? Hindi siya dumidikit. So, gawa pa rin na sandpid ang ating alloy na handlebar. At ang ating stem, syempre, alloy yan na gawa ni sandpid. Ang haba pala na itong handlebar, guys, ay palagay ko 720 mm ang haba niyan, eh, no? O, diba? Ito, palagay ko, guys, 90. O, yan, 90 mm yan. Haba, haba. Mahaba yan, mahaba. Tapos, ang ating spacer, merong tatlo. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, o. Oh. Diba? 10 mm, tigta-10 yan, tatlo. Tapos, yung spacer niya, parang plastic. Ewan ko, hindi ko sure. Parang plastic lang siya. Ayan, 10 cm din yung spacer niya. Ayan, o. Oh. At dito tayo ngayon. Siyempre, sa kanyang cogs. Ayan, bilangin natin yung cogs. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. Ang ating cogs na 11 to 42 teeth. 42 yung pinakamalaki, 11 yung pinakamaliit.
Hindi ko masilip, guys, kung sino gumawa ng cogs. Yan, hindi tayo mahusay manilip eh. Pero subukan pa rin natin. Baka sakali. Ayan, si Sugek. Ayan, lumitaw oh. Ayan, sabi sa inyo, magpapakita yan. Ayan. Sugek, ang ating cogs na 11 to 40. 42 teeth na 9 speed. Ang ating RD ay Altus. Shimano, Altus. Ayan, ganda niyan, guys. Oh, oh di ba? Oh, ang ganda. Ang pulley natin, standard. Kung hindi ako nagkakamali, hindi yan standard electric pa na. Standard size lang. Ayan, standard size. At ang ating kadena, ang kadena natin, Sumsi. Sumsi. Ayan, Sumsi na may letter S sa gitna. O, oh, diba, diba? At ang kanyang crankset, uy, ganda nito. Pro Wheel MPL na alloy. Alloy ang ating crank arm. 170mm ang haba. Halotech. Ayan, oh. So, may pasukan dyan. Ayan. Ayun, may labasan. May labasan. Ah, wala pala. So, pasukan lang. Pasukan lang ng pasok. Walang lalabas. Ayan. At ang ating chain ring. 32 teeth. Kung hindi ako nagkakamali, gawa sa alloy yan, narrow wide. Ah, di ba? Tapos, pwede mong magpalit. Pwede ka magpalit kasi naka-chain bolt yan, oh. Halotech. Ganda, oh. Ito nga pala, guys, yung kable ng RD natin, oh. Ayan, oh. So, kalabit-kalabitin mo na yan. Huwag ka lang makangalabit ng iba. Masama yun. Ayan, no? Diba? Ang ganda, oh. Okay. At ang BB natin, guys, Halotech. Gawa pa rin siguro yan ng Pro Wheel. Ayan, oh. Napakaganda na itong bike na to, guys. Palagay ko, wala na tayong nakakalimutan. So, silipin uli natin yung ganda nitong Sunfeed Rule. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Sunfeed Rule 2021. Ayan, naka Shimano na hydraulic brakes, naka Shimano Altus na RD. So, ang ganda nito, tapos naka Halotech pa. Ayan. So, sa mga nagtatanong, ang price nga pala nito ay 20,500 pesos lang dito yan sa Taurus Bike Shop. So, ilalagay ko na lang ang kanilang Facebook link, contact number, at pati na rin ang Google Map para sa mga gustong mag-avail nitong bike na to at gustong pumunta. At alam ko, nagsiship na rin sila sa kanilang mga bike at parts. Ayan, oh. Okay, kung nagustuhan mo yung video, guys, huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa bike na to. Pero masasabi ko dito, sulit na sulit ang ipambibili mo dito sa bike na to. Naka-airport pa pala yan, guys, oh. Kita mo, naka-airport. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So, hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ayan, oh. Taurus Bike Shop. Yun, daming bike dito, guys, oh. Oh, ayan. Woo!